Ayun nga pala. Since ang hawak ko lang na may second, apat na second year, isang third year. Kagaya na sinabi ko doon sa dalawang section kanina. So, gusto kong mag-congrats at magpasalamat. Alam ko may mga org officers din dyan sa naging successful event kahapon. Hindi lang naman nga si MJ at si Ma'am Aileen ang ulo din yan. Lahat naman ng org officer ay dapat na mapasalamatan at makongrats. Kasi nga si Janlyn iiyak na din kahapon. Naging successful siya at saka masaya yung naging event. Para kasi siyang parang Mr. Mishapa siya. Yung naging event natin kahapon, halubili lang yun. So nakakatuwa na kahit siya'y halubilo, para na siyang napakalaking event ng pangbuong college. Kasi nakaka-experience lang kami ng ganung event kapag Mr. and Miss siya pa dati. So buong college yun. Iyang atin, pang ay ilang. So, congrats sa mga org, kay MJ, kay na Ma'am Aileen, sa lahat na nakipag-participate. Plus, thank you sa mga students na nakipag-participate din, sa mga umattend. Kasi baliwala naman yung kagalingan ng mga org natin na mag-organize kung walang manonood, kung walang magpa-participate sa mga sayaw, sa mga kanta, sa mga contest ng department, ng org. So, thank you sa lahat. So, hindi ko sure. Ang balita ko lang ay last na ata yung halubilo. Hindi ko sure ha. Kasi ang balita namin ay ang gusto ata ng college, hindi ko alam kung college nga o buong BSU, na ang mga event-event ay mga academics na. So baka ang mangyayari ay quiz show, mga ganyan. Pero hindi nila alam na malaki din yung naitulong niya para maalis ang stress ng student, ng faculty, isang araw na kasiyahan, So, let's see kung next year, pagkay third year na ay makikita pa sa halubilo. So yan, naalala ko lang naman at ako'y nakapanood nga kahapon kahit hindi ko siya natapos. So, congrats sa lahat. Okay, so start na tayo. So ngayon at saka sa Friday, discussion tayo ng Module 4 and 5. Next week, dalawang lab. Week 15 ako mawawala. Week 15 tayo walang klase. Pero mabahala na kung siya ay magiging quiz ulit or meron akong video lecture. So ito yung week 15 from 29 to 3, Defense Week ng FS. Ito, Defense Week ng Capstone, pero available ako. Pag hindi natuloy yung Defense Week ng FS, ng week 15, baka week 16 yun. So, malamang apektado na naman ang lab natin. So, bahala na. Pero pipilitin namin na dito siya. 15 ang FS. Next week ang Capstone. Pero wala silang wala silang sinasabing schedule. Wala. Kaya nga, biglaan na naman. Yes. Next week 15 ang FS. Week 15. And yun ng ng April. Okay. So nga pala, walang pasok ang alam ko ng 9 and 10. So tama na lab na agad talaga tayo ng 12 kasi ito kasing Friday natin, dapat ito nakalaan lang talaga siya sa lab. Pero yun na din yung chance ko na magkaroon ng discussion. Kasi wala naman tayong face to face kapag ad week. O di yan na lang talaga ang discussion. So, kung based sa aking pagplaplano ulit ng ng scheduling at ito ay kailangan kong magkaroon ng discussion, eh baka i-make up ko. Pero pag wala naman, eh baka hindi ko na siya i-make up. Kasi napaka-trabaho ng pagpapa-approve ng make up
class ngayon. Hindi kagaya dati. Okay? So, start na tayo. Module 4. Basics of work measurement. Yan. So, according to International Labor Organization, work measurement is the application of techniques designed to establish the time taken for a qualified worker to carry out a specified job or task at a defined level or rate of performance. So, siya is technique na ginagamit natin. Ano, tayo, lalo tayong mga IE para magkaroon tayo ng, para ma-establish natin yung time na ginagawa or pina-perform ni our worker para dun sa kanyang specific job or specific task na meron siyempreng defined level rate or yung rate niya ano sa kanyang performance. Pero dun sa ating lab activity, wala pa tayong kinoconsider na rate, wala pa tayong kinoconsider na allowance. Pina-experience ko lang muna sa inyo yung isang method ng ating time study kasi nauna nga si lab bago yung ating lecture. Ano, pero dun sa ating mga susunod pang lab, which is next week, dun siguro sa pang-Friday nga ba siya? Parang sa pang-Friday, maalis sa pang-Friday or sa pinakadulo nating lab activity, yung may rating na at saka mayroon pang allowance. Ano? So, work measurement, it means to find out the different elements of the production process. Yan. So, yan yung una natin ginawa last time. Ano? Inalam natin yung elements ng process ng ating toy assembly. Diba? So, inalam muna natin kung paano siya ginawa. Nung nalaman natin kung paano siya ginawa, inalam natin or kinategorize natin siya per elements. Okay? Next natin is find out the time taken by each element. So, doon na kayo nag-time. Nag-time study na kayo. Inalam nyo na yung time per element. Using continuous method. Ano? Third is fix the standard time for performing the production process. So, hindi natin ito ginawa. Hindi nyo inalam yung standard time na no ating last laboratory. Kasi hindi nyo pwedeng makuha sa standard time na hindi pa tayo nagdi-discussion dyan. Ano? So, pang Friday, kung hindi ko matapos ng Friday yung lecture, edi bahala na. Pero pang module 5 pa yun sa pagkakatanda ko. Yan. So, learning objectives natin, understand the basic principles in work measurement, time study procedures, tools and techniques, enumerate the steps in stopwatch time study process and demonstrate the direct time study procedures, determine the elements of time study, tsaka compute sample sizes. So, meron na naman po tayong computation sa ating finals. Compute sample sizes. So, sa ating lecture ngayon, sample size yung ating i-compute. Okay? Pero dito muna tayo sa mga concept. So, ano ba yung definition ng ating work? It is an activity in which a person exerts physical and mental effort to accomplish a given task or perform a duty. So, in short, kung ano yung, as kayo, as student, meron kayong sariling work pero wala kayong salary. Ano, kami mga employee, meron kami sariling work pero may salary kami. Ang pinaka-salary nyo na is grade. Kasi yun yung ano nyo eh, yun yung nilalaanan nyo ng effort, physically and mentally. Ano, so ang pinaka-sahod nyo dyan is grade. So ngayon, doon sa midterm nyo, nilaanan naman ng effort, nilaanan naman ng effort mentally and physically kasi hindi natulog, ganyan-ganyan. Kaso lagapak pa din. Eh, wala. Doon lang nag-aral sa panahong iyon. Kaya lagapak. So, yan yung work. Okay? To accomplish a given task or perform a duty. Yan, yung mga org natin, mayroon niyang mga task and duty. So, the task or duty has some useful objective. Okay? May objective yung mga yan.
It may involve one or more steps in making a product or delivering a service. The worker performing the task must apply certain skills and knowledge to complete the task or duty successfully. So, yung ating mga worker, kaya nga din tayo nag-aaral. Kasi meron tayong certain skills and knowledge na natutunan ng college para magawa natin yung task na yun. Kaya tayo may mga course, kasi doon tayo specialize, yun yung mga inaral natin dati, doon tayo, yun yung mga natutunan natin para ma-perform natin sa future yung mai-assign sa atin. Ano? Work system. So, it represents the central team in the discipline of IE. Each engineering discipline is concerned with its own type of technical system. So, a physical entity, so yung work system na tinatawag natin ito, so it is a system consisting of humans. Yan, tayo to, human workers. Okay? Ang maganda example ko dito is yung ginagawa namin before sa Epson, yung first job ko. Kami, as human workers, ginagamit namin yung information na meron doon sa aming mother company sa Japan para mabuo namin yung process based sa nakuha namin sa kanila at ibinigay sa amin na mas pinadadali namin na maunawaan para maunawaan ng mga operators kung paano bubuuin yung projector. Ano? And then, meron siyang mga equipment na kailangan i-consider para mabuo yung projector or yung product, mga equipment para mabuo din si process para magkaroon tayo ng useful work or ito na yung mismong work na gagawin ng mga operator. Okay? So, parang kami yung gumawa ng trabaho ng mga operator. Ano? So, yan. Yan yung isang magandang example natin dito. So, yun yung work system natin na tinatawag. Meron tayong pyramid of structure. So, sa pinaka-base, makikita nyo dyan yung basic motion elements. Ano? And then, sunod dyan is yung work elements at yung task. So, i-differentiate natin itong tatlo. Ano bang pagkakaiba nitong tatlong ito? Bakit nandito siya sa base? Bakit siya na-consider na itong basic motion elements ay nandito sa gitna ng work elements at ang pinaka highest, ano, parang pinaka sa hierarchy, ang pinaka boss o pinaka mataas is yung task. Nandun siya sa highest level. So unahin natin si basic motion elements. Yan. So when we say basic motion elements, yan yung simply, kung maalala nyo yung terbligs, yan yung mga reaching, grasping, moving, walking, eye movement. Ano, yan yung action verb natin, action words natin na para ma-process. Or ano yung mga ginagawa ng mga simply, ano yung mga motion na ginagawa kapag tayo ay nagtatrabaho or sa operator, ano yung mga motion na kanilang ginagawa. Ano? So, yan yung basic motion elements. Simply as reaching, grasping, moving, walking, eye movement, and etc. Pagdating doon, yung papasok na dyan yung work elements. So, siya na yung series ng ating mga motion elements para siya ay maging work activities, ano, that are logically grouped together because they have a unified function in the task. So, pinagsama-samang mga motion, pinagsama-samang mga work activities dahil meron siyang function pa na kahihinatnan, nagkapupuntahan. So, simply, sa Tagalog, para mas maunawaan natin, nandyan yung trabaho pero wala pang nagawa ng trabaho ngayon. Pag may gumawa na, yan na yung task. Pag meron ka ng inassign na tao para mag, siya na yung responsible doon sa work element na yan. Ako, halimbawa ako, ano, nandito yung subject na work study measurement, nandyan yung mga modules, nandyan kung paano siya ituturo, ano yung magiging reference, okay? Pero wala pang prof. Pag nagka-prof na, nagkaroon na ng assignment, task ko na siya para ituro ngayon sa mga students
kung ano meron kay WSM. Ano? So yan yung difference ni work ni motion elements into work element into task. Okay? So meron tayong repetitive task at saka non-repetitive task. So madali naman ma-distinguish. Basta paulit-ulit na yun ang ginagawa, repetitive yun. Sa production, sa manufacturing, yan yung malimit na nangyayari. Ano? Yung repetitive task natin. Kasi sila operators, pag na-process na, nailagay na yung naka-assign na task sa kanila, naipasa na sa kabila, yun lang at yun lang ulit ang gagawin nila. Hanggang hapon na yun, gano'n nakakatamad yung gano'ng trabaho. Ano? Gano'n nakakatamad na paulit-ulit lang na yun ang ginagawa. Ang malimit, itong non-repetitive natin, perform periodically, infrequently, or only once, yan yung pwedeng mapa-assign sa atin. Halimbawa, sa ating mga IE, na hindi paulit-ulit yung ginagawa natin. Nakadepende minsan sa problema, nakadepende sa hinihingi ng boss. Yan yung ano, yung hindi mo alam kung ano tatrabahuhin mo ngayong araw, hindi mo alam kung ano ang magiging problema mo ngayong araw. Yan. Ano yan yung difference niya? Kayo ba? Tanungin ko pala ang 05. Anong mas gusto niyong trabaho? Pero sabi na natin trabahong pang-engineer ha, trabahong pang-engineer. Yung paulit-ulit nyo lang na ginagawa, pang-engineer to ha, or yung hindi siya paulit-ulit na nakadepende sa mga pangyayari. Taas nga ang kamay ng paulit-ulit. Gusto ko paulit-ulit lang ginagawa para nag-iitay na lang ako ng sahod. Taas ang kamay. Patingin niya ako. Wow, wala. Wala nga kaya o walang masabi. Sige, yung gusto ay nakadepende sa mga mangyayari. Ang trabaho. Tunay kaya baga naman iyan. Talaga lang ha. Bakit kaya? Tingnan natin pag kayo engineer na. Kasi kung ako siguro sa bagay, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayong gusto. Kasi ako, siguro dahil hindi ko alam kung tamad. Hindi, masipag ako eh, pero saan ba ako tamad? Ewan ko kung saan ako tamad. Pero ako ang tatanungin, gusto ko yung paulit-ulit lang. Kasi, pag hindi kasi paulit-ulit yung ginagawa ko, ibig sabihin nun, stressful. Stressful yung trabaho nyo. Kasi, iba't ibang problema ang kakaharapin. Hindi mo alam kung sakop pa ba ng trabaho mo yun. Yan yung mga na-experience ko eh. So, tignan na lang natin kung gugustuhin nyo pa na iba't iba. Ano? Sige. Thanks for answering my question. So, definition ni work measurement. So, malamang itong mga definition niya, maririndig kayo kasi ito yung nabanggit na natin dati. So, balikan na lang. Ano? So, general term used to describe the systematic application of IE techniques to establish the work content and time it should take to complete a task or series of tasks. It is a productivity improvement tool. Yan. Before improvements can be made, the current productivity level of an organization must be measured. Yan. Doon ko, sabi ko nga sa inyo, late nung nahawakan ko si WSM, doon ko lang talaga napatunayan or na-realize na aring si WSM ay gamit na gamit sa Capstone at sa FS. Ano? Kasi kung ano yung ginagawa ng ating mga, yan, yung mga senior nyo ngayon, yan yun, yung kababanggit ko lang. Inalam muna nila yung productivity ng current nilang company or beneficiary.
Then, i-improve nila. Pagka-improve, alamin ulit yung productivity, i-compare ngayon yung before and after, doon natin mapapatunayan yung sinasabi dyan na this measurement is then used as a baseline to determine if improvement projects have resulted in genuine improvement. So, doon yung makikita kung yung in-improve nyo ba ay may epekto or wala. Ano? Doon natin makikita na okay ba yung nag-implementation namin? Or mas lumalaba, mas bumaba ba si productivity? Okay? So, yun. Si work measurement pala. Kaya, kung lagapak man sa exam, nawa ay mai-apply sa FS at sa thesis, pero pwede namang sabihin sa akin na, ma'am, sa FS thesis naman po, eh, pwede naman po kaming tawag doon, may open notes naman po kapag thesis. Tama nga naman. May hardbound naman po pag thesis. Pwede po namin ma-recall yung formula. Pwede po namin makita kung paano nila kinompute, kung ano yung ginamit nila. Tama nga naman. So, yun yung hindi naman disadvantage. Yun yung kagandahan naman doon na hindi siya exam na walang kodigo. Pero at least sana ay naunawaan kung paano ginamit, kung para saan, bakit mo nakukunin. Okay? So at least sana ay maalala yung mga pinagsasabi ko dito sa WSM pag kayo ay nag-EFS na, pag nagka-capstone na, kasi yun na yung application. Ano? And then, naalala ko din, sana seryosohin yung ating itong finals. Hindi yung final exam ha. Pero hindi ko naman sinabi, huwag nyo seryosohin yung final exam. Yung discussion natin ng finals. Bakit? Yung discussion kasi natin ng finals ay time study. Lahat to time study. Ano? Lahat ay time study ang topic. Bakit ko gusto sanang seryosohin nyo? Kahit anong topic nyo sa FS, magta-time study kayo. Okay? Hindi kagaya na sa capstone na pwedeng hindi kayo mag-time study, pero dapat meron din. So, ibig ko sabihin ay sure ball na ang FS ay lahat naman kayo dadaan. Ano? Gagamit. Nagamit ng time study. Halimbawa, doon sa layout, may-apply nyo din yung si work measurement kasi doon yun na mako-consider na bigla nyo naisip na dapat nga pala magkalapit lang itong ganitong location kasi uunti ang travel time. Pag umunti si travel time, mas magiging productive yung aming mga employee. Mga ganyan. Kasi kayo na yung boss ng FSA. Kayo na yung utak niyan. Kayo na ang bahalang gumawa ng layout. Bahalang mag-isip kung ilang manpower. Kayo ang sa inyo nakatoka yan. Ano? So, gamit na gamit si WSM. Lalo na kung ako ay kinakasama sa panel. Naku, baka maalala ko. Anong diniscuss natin dito? Bakit hindi nyo siya kinonsider? O, dinitanong na agad ako. I see ya. Alamin ko, anong section niya ng WSM? Tapos nalaman, ako nga ang ay siya. Mm-hmm. So, maalala ko lang naman at ay ginagamit talaga siya FS at capstone. So, inuulit ko, work measurement, it helps uncover non-value-added areas of waste, inconsistency, and non-standardization that exist in the workplace. Work measurement studies uncover ways to make work easier and to produce products or services. So, work measurement involves estimation of the amount of human effort needed for
producing a unit specified output from an operation. So the amount of time that is usually taken by a well-trained worker operating under normal working conditions to produce one unit of output is referred to as work standard. So ito yung reasons daw natin kung bakit natin minimeasure ang work. Kung bakit natin inoorasan, bakit natin bakit ba natin minimeasure yung trabaho? Ano, bakit ba natin pa siya kailangan gawin? So una, to discover and eliminate lost or ineffective time. Yan na, si unwanted, si non-value action. Kung si non-value action, yung kaakibat na time na yun, yun na yung loss. Yun na yung ineffective time. Okay? So because of work measurement, dahil minimeasure natin si work, si trabaho, nalalaman at natatanggal natin yung mga loss, yung mga hindi karapat-dapat na oras na nasasayang. Ano, na-eliminate natin siya, natatanggal natin siya. Okay? So, kaya isa sa reason kung bakit madaming job opportunities si IE. Isa sa reason kung bakit gusto, not really gusto, pero kung bakit laging may IE sa manufacturing, sa construction meron din naman, pero lagi ay kay manufacturing. Kasi manufacturing nga kasi yung daily may ginagawa, oras-oras, day shift, night shift. Kasi malimit na minamanufacture naman yun is yung daily needs din ng mga tao. Ano? Kasi tayo, biro nyo, student pa lang kayo, yun na yung focus nyo. Student pa lang kayo, yun na yung forte natin. Pag-eliminate ng lang ineffective time. Pag in-eliminate natin yan, magtataas ang productivity, tataas ang output. Eh ano ba ang gusto ng ano? Ng mga company? Yun, yung mga binanggit kong yun. Kaya in demand. Kaya lagi may IE. Ang problema, hindi naman hindi natin matanggap na pinayayaman natin sila, pinadadali natin ang trabaho, pinatataas natin ang productivity, ang output. Sila lang ang ginagaling. Pero yung salary natin, hindi. Hindi tayo galingin. Tayo na yung pagod, tayo na yung nagna-night shift, tayo na yung sumasalo ng stress. Tayo na yung nag-alam ng problema, tayo pa magsusolusyon. Diga. Nakikita nyo yung laki ng naiitulong natin, pero sila lang yung ginagaling. Kumbaga, swertihan na pag gano'n yung naging trabaho, swertihan na pag hindi gano'n ang naging trabaho, tapos okay pa si pasahod, swerte, ang saya, ano. Pero pag napatapat na gano'n, gano'n na yung hirap, gano'n pa yung salary, napakalungkot. napakalungkot. So, kaya madami ding nag-iibang bansa. Kasi doon, pagod man ang katawan mo, pagod man ang utak mo, malaki ang sakit, pag dito. Parang ano lang. Yung nga, kung mapapansin nyo, kung kayo ay may mga friend na alumni na, mga senior natin, ang mga post baga sa FB, okay, natatawa na lang pag nagpo-post yung mga yon. Sabi eh. Ano, hindi naman daw sila na-inform na pag daw nagtrabaho na ay tamang ang salary ay parang tamang mabuhay lang, parang ganun. Parang kulang yung salary para magsaya or maggastos ng iba. So wala, ganun talaga swertihan. Hindi lahat ng engineer ay malaki ang sahod, hindi lahat ng IE ay malaki ang sahod. Merong malaki, merong hindi. Laging swertihan siya. Tapos ano pa nakakalungkot nga doon? Yun yung isa, sabi ko nga kay Eunice yung third year.
sa dami ng gawain dito sa school, malamang kayo din, o baka hindi pa second year, baka pag nag-third year pa, nagiging boarding house na lang daw yung bahay nila. Kasi napunta na lang ata, halimbawa pag nakaka-uwi na lang ng once a week or once a month, parang ganyan. Sabi ko, ala, di lalo na pag nagtrabaho na kayo, baka ginagawa nyo na lang kama ang bahay ninyo. So, ganun ang reality, ganun ang inyong future. Pero hindi naman lahat. Hindi ko naman nilalahat. Iba kasi pag student at iba kapag employee na. Ano? Napalayo na yan. Kwento ko yung topic lang natin ay reason kung bakit minimeasure ang work. Next natin, to establish standard times for performance measurement. Yan. Nagkakaroon tayo ng standard time. Okay, Neng, ano problema? Bakit? Nakita niyo. Meron po. Oh. Matangas. Siya, sabi na eh. Eh. Ay, seryoso kayo. Pupuntahan niyo yung mga barangay. Bali po, yung choice. Eh, yes po. At saka sa email po kami sa PSCSA. At balaga sa website. Walang-wala. Eh, mas madadalian kayo kung barangay hall kaysa mag-resurvey? Kaysa madagdagan ng survey? Huwag mag-iiba po. Eh, pag magpag-po ganyan. Walang ballpen, walang ballpen. Ang multiplier lang po. Kung wala pong Sir Melo, kaya madaling po ang problema. Wala ka, sir? Ba't wala ang sir? Winning po. Eh baka magtakat ako din parehas. Pag wala ang Sir Mark, saka ulit kayo bumalik sa akin. Nasa second floor, ha? Hindi nyo ganang kita doon? Pag wala si Sir Mark, saka ulit kayo bumalik. Tapos ako nga din ang paper madini. Balang kapag kasi po mga age range lang amin, ang madadagdagan lang po ay parang multiplier. Pero kapag po kami ay nag-survey, magpapakusira po kami sa pagkuha ng pagkatabi, pagkuha po ng demand. Eh, kung mga kami po nagsasurvey, pupuntahin po kami sa ito pang barangay. Bakit? Pero, wait lang. Bago nyo gawin to, ako kasi nanghihinayang na baka pag nagawa nyo na lahat to, meron pa ibang way. Diga. Eh, tapos nakuha nyo na. Pero ano po kasi, kita namin ka kasi sa PSA po, eh, nag-email. Bale, mag-email po po kami. Eh, may nakuha ka sila. Wala pa daw. Sabi po, eh, email po sa kami. Kaya naman po naman po, kailangan po pumunta. Oh. Sabi naman daw po na PSA, okay naman daw po na kahit i-email na lang sa kami na mag-send naman daw po na letter. Okay. Ano kayo gay walang ano, wala ka kayong kakilala sa bawat section na nag-EFS. Wait lang, 05 ha. Ah, wala kayong kabat, wala kayong kabady or kakilala sa ibang section. Kasi alamin niyo nga kung ano. Malay niyo meron kayong same. Meron silang same na Batangas City, tapos may age range din. As 05 po, meron 15 to 35. Mm. Kaso naman po, anong ginawa nila? Ang kanyang consider ang age range as a multiplier. Anong topic noon? Yung po ata, yun po yung, ano yun po yun? Yung sa Gilder on, ano po, barbecue. Restaurant po. Hindi yun ako. Gilder on? Ay, yun po kayo. Panla ko? Okay. Eh, hindi ko na, sa depensa namin malalaman yung kung bakit hindi nila consider. Pero, bakit hindi na nila consider dahil wala nga, ano, available? Kasi ano ko po sila ako na sa nila is ng bawat na. Kasi ang kanila, mas maliit na pong barangay. Patulad din po ng amin, 45 kilometer. Alamin nyo kung ano. So,
kung bakit hindi nila kinonsider. Alamin niyo kung bakit hindi nila kinonsider yung age range at sinakop na nila ang buong, ano nga, pati 1-year-old ay bibili ng magpapagrill. Bago nyo gawin to, aray naman ay, ano, kasi ako'y nangihinayang kung baka magawa nyo aring 29, ilang gaari? Barangay. 24 29. Ayun nga. Baka magawa nyo yung ganyang kadami. Itas meron naman pala kader option or may makukuhanan. Eh, sayang yung effort nyo dyan. Parang pinaka last option na siguro yan. So, pero kung ang tingin nga sabi nyo ngayon, ako kung may given na parang 2 taon, makukuha ko na yan. Oo, yung halimbawa 2010, 2015, yung growth rate na lang, magawin natin. Kung ano yung growth rate ng 2 yun, magiging 2020. Pwede na siguro yung 2020 yun. Sinabi din daw po kasi nila yung sa nasa development, ang mga nakatapong sa internet, kung sa kanila po galing na 2015. Masabi po na, nangihilang po na kahit isa lang na may age range. Sabi daw po, wala daw po, wala po talaga. Tapos nagtanong po sila kung saan niya daw po pwede makakuha nun. Sabi, wala daw po sa dyan na ilang nun. Bali, ito nga po ang gawin namin. Punta muna po kami dyan sa may alang ilan. Kapag po wala sila, sila po. Ibig sabihin, ano, yung mga previous namin estudyante, nilalahat na Batangas City. Kaya hindi sila nagka-problema. Ang age range po naman din ay pang buong Batangas City. Mga kaya ganyan. Paano kaya naman yun? Yung sa isa naman po kung kakilala, ang ginamit po nila ay wala po silang target, ay wala po silang selected barangay. Oo. Bale.
Okay, so sorry sa commercial at FSS Live. Ay, nako, puro. So next year malamang kayo naman din ang ano, ang mga lalapit-lapit na sa amin para magtanong-tanong. So sa ngayon eh hindi pa, wala pa kayo sa point na 'yan, pero malapit-lapit na din kayo. Iyak eh si Gerald. Naabala ako yung momentum ko ng pagtuturo. My God, nasaan na tayo? Ito, yung second. So, it's to establish standard times for performance measurement. Ang magandang example ko dito, yung nakita ko sa LTO. Parang LTO at SSS ata yun. Kung mapapansin nyo, kung kayo mapapapunta doon, meron silang tarpaulin na nakapaskil doon sa mga window or kung saan man, na halimbawa yung process, checking of documents, blah, 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 5 minutes. Tapos, verification of ganun, 2 minutes. Yan. Dati wala silang ganyan. So parang nangyari, may nag-study sa kanila or sa job nilang in-study na alamin yung standard time per process. Okay? So yan yung dahilan. Kaya sabi natin dito sa reason, sa number 2, kaya isa siya sa dahilan kung bakit tayo nagme-measure ng work. Kasi para malaman natin yung standard time na dapat yun yung oras para magawa yung isang proseso. So dahil meron na sila standard time na yun, ano yung maitulong niya? Maitulong niya doon sa office or sa mga government offices natin, mako-compute nila ngayon yung capacity nila sa isang araw. Kung sila ay 8 working hours a day, tapos yung na-compute nila, na total nila na yung bawat proseso ay ganun yung minutes hanggang start to end, kaya na nilang malaman kung ilan lang ang kaya nilang capacity. Okay? Kaya sila nagkaroon na ng numbering, kaya makikita nyo na limit lang yung number kasi pag umabot na sa ganong tao, yung number cut off na tayo. Ibig sabihin, hanggang doon lang po yung kaya naming tao. Para hindi dumating sa time, natanggap nga kayo ng tanggap, makakut off naman kasi 5 o'clock na. So ang daming nasayang, ang daming naghintay, ang daming nag-effort, magagalit lang yung mga yan. Ano? So because of that, because of standard time, nalaman si capacity, nakatulong sa process nila, tapos doon din malalaman kung saan ba nagtatagal, ano, bakit naka-declare 3 minutes pero 10 minutes wala pa. Okay? So at least nag-i-improve din naman yung mga government agencies natin. Ano? Kasi yan sa industry lang siya nakikita. Sa industry lang siya ini-implement. Ano? Doon lang natin siya makikita sa mga trabaho natin sa mga company, manufacturing, sa mga Japanese company, kasi mga Japanese nga nag-improve niyan, i-implement ng ganyan. Ano? So yan yung isa sa reason kung bakit tayo nag-measure ng work. And then, to measure performance against realistic expectations. So parang kagaya nito, parang kung ano yung resulta, pero ito yung pwede maging result nung pangalawa natin. Ano? Dahil kaya na natin ngayong ma-measure kung ano ba yung actual or ano ba yung tunay na time na ginagawa or nare-render ng isang operator compared doon sa ini-expect natin. Kasi maaari mag-expect tayo na kaya naman mag-produce nito ng 100 sa isang oras, pero pag tina-study natin siya, hindi naman pala talaga kaya. Ano? So, because of time study, malalaman natin kung ano lang yung capacity ng isang tao, ng isang opisina, ng isang buong process. Okay? Yun. And then, to set operating goals and objectives. So, lagi namang may objective, lagi namang may goal kung bakit natin mini-measure.
si work. Ano? Kasi maaaring pwedeng kaya natin siya minimeasure kasi objective natin mapataas yung productivity, mapataas yung output, malesen yung mga unwanted or mga non-value actions ng mga operators. So, lagi siyang may goal. Ano? Yan. So, yun yung ating mga major reasons kasi madami naman talagang reason kung bakit natin minimeasure si work. So, uses, importance, objectives, at saka purpose ng work measurement. Manpower planning, production planning, and scheduling. So, because of work measurement, hindi lang tao ang ating kayang maplano, pati din yung mga production planning natin, pati scheduling, masasakop na din yan kasi malalaman natin yung capacity. Ano? Malalaman natin na ganitong bilang lang ng operator ang kaya or ganitong bilang ng operator dapat ang assign sa machine na yun or ito yung bilang ng machine para sa isang operator. Okay? Estimating production cost, cost reduction and control. So dito naman, malalaman natin more on sa costing siya. Ano? More on makakatulong siya sa pagre-reduce ng cost. Rational basis for incentives, performance appraisal, more on itong part namang ito, itong dalawang ito, iniisip ko nga kung saan ba siya papatak. Kasi, bagay, sa pag-improve kasi ng process, pwede namin siya ipasok sa Kaizen. Then, ang ginagawa kasi ng mga company, nagpapapasa ng Kaizen ang company sa bawat employee. Yung may pinakamadaming Kaizen report na naibigay, lalo na kung ini-implement, may mga award yan. Minsan monetary, minsan ay material. So, yun na siguro yung tinutukoy na incentives. Pero, sa salary naman, di naman ata nangyayari yun. So, pwede din na halimbawa sa salary dahil napataas si production or napataas yung output, mas ano, nabawasan yung cost, ibinigay naman sa mga employee yung incentive or dahil ang dami nilang natitipid ngayon, pwede tayong magtaas ng salary. Ano, so, yun yung mga pwede na tinutukoy dito. Yung kasi yung mga hindi ko naman na-experience actual. So, yun yung mga naiisip ko na pwede. Kaya siya kasama or nasabi dyan. Training of employees, comparing alternative methods, accepting new orders, fixing the selling cost. So, doon naman sa comparing alternative methods, so pwede naman dyan na halimbawa, hindi lang method, so pwedeng pagko-compare ng alternative solutions. So, halimbawa, ano ba ang mas ikamumura or ikagaganda? Yung nakatatlong manpower tayo pero ganito kadami yung output o isang manpower pero ganito yung output. Ano? So, meron tayong comparison. Ang accepting new orders naman, so, example natin dyan, halimbawa, dahil alam na natin si capacity, dahil nga na-measure natin yung work niya, kaya natin masabi na matatapos na tayo ng ganitong oras, pwede pa tayong mag-accept ng additional orders kasi nakaya nating ma-compute kung kailan mauubos yung ating trabaho. Parang ganyan. Ano? So, yun yung pwede niyang or purpose uses ni work measurement. So, ano mga another objectives niya? Quantify expectations from people and processes and communicate them. So, dito naman, pwede natin maipakita in a quantifiable way, ano, quantifiable data, kung ano yung difference, halimbawa, ng before and after. So, mapapakita natin siya. Yun na yung tinutukoy na para ma-communicate natin. Kung, halimbawa, ay to communicate sa mga boss. Parang, pag nag-times, pag before, ganito yung kanyang time standard. Ano, standard time. Tapos pag na-implement po natin ngayon,
yung for improvement, ito na yung magiging standard time niya ngayon. Then, mako-compute po natin na from ganitong output, tataas po siya ng ganitong kadaming output. So, yun. Pwedeng, yun yung tinatawag na quantifiable data. Okay? Naka-quantify. So, isa siya sa lagi naming hinihingi na data pagdating kay Capstone. Dapat ay quantifiable siya. Determine staffing levels as output levels rise or fall. Assign a scheduler to people and equipment based on expectations. Identify and manage constraints in equipment processing facility. So yung tinutukoy natin ditong constraints, kine-check ko lang ha kung baka ako'y naka-mute tapos dada ako ng dada. Sabi niyan, identify and manage constraints. Yung tinatawag natin constraints dito, maganda example niyan. Or ano ba yung constraints? So, siya yung factor or reason kung ano ba yung nakaka-affect po sa atin. Ano ba yung humaharang sa process, kumbaga. So, halimbawa, bakit tayo nagkakaroon ng flexible learning? Kasi may constraint tayo na lack of rooms. Kulang tayo sa rooms. So, yung rooms yung constraints doon. Kasi kung available naman ang mga rooms, hindi natin siya magiging constraint para magkaroon ng face-to-face class. Ano? So, because of work measurement, nalalaman natin ano ba yung mga factors kung bakit naapektuhan yung process natin, yung sa facility, ano, pwede din sa equipment. Ano, mamamanage natin siya. Ma-identify natin yung mga hindi ka nais-nais na factor. Balance individual workloads in lines or work groups for optimum performance. So, dahil ang ating dinedetermine ay time ng individual, pwede din kasi natin makuha yung time ng group. Ano? So, magkakaroon tayo ng parang line balancing para ma-manage or ma-distribute evenly yung workload. Kasi pwede natin siyang maging reason kung bakit kaya naman pala nagtatagal aring operator na aring ay napakahirap naman pala ng kanyang gawain. Napakatagal naman pala ng kanyang pagpaprocess compared doon sa iba na petix lang. So, nababalance natin siya. Ano? So, offer pay related to output labor incentives. Calculate actual capacity. So, yun yung binanggit natin kanina. Develop standard cost models. Justify equipment and automation acquisition. So, yan. So, dito, pwedeng ang dahilan, pwede nyo maging way si work measurement na ma-justify kung bakit kailangan natin, kunwari, ano, na bumili ng automated compare sa manpower. Kasi mapwede natin maipakita dyan yung dahil mabilis si machine, ito yung magiging output niya compared sa manpower. Pero, syempre, may cost na kaakibat yan. Ano? So, ganun kahalaga or ganun kaganda na napapakita natin yung measurement ng time, ano, measurement ng work. Meet financial understanding of cost, judge disagreements about workload, analyze variance to find problems, estimate potential benefit from changes beforehand. So, meron tayong work measurement components. Ano? So, sabi dito, preferred methods. Preferred methods, not always the most efficient or fastest way to do a task. Quality is equally important. It has been proven that good performance and good quality go hand in hand. People who are trained in the proper method and follow that method will produce high quality work and perform at all acceptable performance level. Yung time values naman, it is the time that a job should take is determined not on the basis of speeding up the motions a worker normally makes, but on the normal pace of the average worker.
taking into consideration allowances. Yung sa time values na kinukuha natin, hindi mahalaga na makuha natin yung time na binibilisan lang ng operator. Ano, baka tayo matuwa na ako yung bilis-bilis ng operator, pero kaya naman pala binibilisan, ay nakita nga lang na tayo nagta-time study. So, ang tamang makuha natin is yung normal pace niya na yun yung average na bilis na kanya talagang ginagawa. Ano, kasi sala yung data na makukuha natin. Reporting timely information should be considered. So all work measurement systems are based on the same simple three-stage procedure. Ito daw yung tatlong stage ng work measurement system natin. Analysis. Okay, so ina-analyze muna lagi natin. Ano, kahit naman sa capstone, yan din yung method natin. Ima-analyze muna natin lagi yung existing. Data collection, dun pa lang tayo kukuha ng data. Ano, kumbaga, sa time study naman, pagka-analyze mo ng process, magta-time study ka na, kinukuha mo na yung data yun. Ano, yun na yung tinutukoy na data collection. Data collection and measurement. Then synthesis, sa dulo, magkakaroon ka na ngayon ng conclusion, recommendation, based dun sa nakuha mong data. So they differ in the nature and degree of analysis, the nature and level of data collection and measurement, and the nature of the synthesis process. However, the three-stage procedure remains common. So determining how long it should take to do a job, so yan yung ating work measurement. Ano? So kung gano'ng katagal para magawa ang isang trabaho, yan ay ang work measurement. So ito daw yung mga work measurement techniques. Standard time, pagkuha ng standard time, yung stopwatch time study, yun yung ginawa natin das activity. Historical times, predetermined data, work sampling. So historical times, ito yung kapag merong mga previous ng data yung ating company or any department na meron. Ano? Next natin, standard elemental times. So ito daw yung time standards derived from a firm's historical data. So kapag meron ng yung current yung napuntahan, ay meron na siyang standard time. So yun na yung parang basis nyo. Ano? So steps for standard elemental times, pag-analyze ng data ng job, check file for historical times kung meron na nga silang dating standard time, modify file times if necessary. So kung meron na improvement na bago, baka na iba na din si operator, baka kailangan natin siyang i-modify. Some elemental times to get normal time. So, para makuha si normal time, kailangan doon natin i-sum up yung elemental. Pero meron tayong sariling formula para makuha itong si normal time. So, ano yung objectives ng ating time study? Measuring individual and group performance. More on individual lang atin. Ano? Kasi isang operator lang yung ating ino-observe. Determining appropriate allowances. Yan, hindi pa natin siya kino-consider. Sa ibang time, sa ibang lab pa natin yan i-consider. Magiging discussion pa natin siya sa Friday. Predetermined time systems and prediction of standards. So ito yung stopwatch time study. Ito yung ginawa natin last time. So development of a time standard based on observations of one worker taken over a number of cycles. So yung magiging data natin dyan ay nakabase lang sa observation natin. Kaya kung sala nga yung magiging, yung ipapakita nilang speed sa during our observation, so sala din yung data. So the basic steps in a time study, define the task to be studied, determine the number of cycles to observe, time the job, compute the standard time. So ito, nagawa natin nung una, na-define natin kung ano yung ating task, which is yung toy assembly. Ano?
hindi natin dinetermine yung number of cycle kasi ako yung nagbigay ng cycle. Mamaya pa natin siya computein. Na orasan niyo yung job, na orasan niyo si operator, hindi din natin kinompute si standard time kasi wala pa tayo dun sa part na yon. Ano? So ito yung time study tools na ating gagamitin na na-experience yun na nga. Ano? So si stopwatch, clipboard, tsaka time study form. Tanong ko lang, kailangan ko malaman yung side nyo. Diba last time, binigyan ko lahat ng stopwatch. Ano? Para makapag-practice ka ako. Pero mas okay ba na ang ibigay ko na lang is yung magandang stopwatch kasi hindi naman ata nagamit din yung blue, yung pangit. Kaso pag ganun yung ginawa ko, makakapag-practice kaya ang bawat isa sa snapback method. Eh, ang snapback nga ay napakabilis. Mabilis ang pindutan. So, gusto kong malaman ang side ni O5. O hihiramin nyo pa din yung stopwatch na blue na mahirap atang pindutin. Kailangan ko malaman kasi hindi nga tayo dito sa iLab. Mahirap dalhin, mahirap kuhanin para alam ko na agad. Ano sa kailangan ko ng boses ng students? O5, tulog na ba kayo? Tulog na ba ang O5? Hello? Hello, hello. Naka-100 naman ang speaker ko. Bakit walang nasagot? Kailangan ko pong malaman. O5. Pag walang sumagot sa O5, ay siya. Ay siya. Uy, O5. Matapos ko kayong purihin at madami nakapasa. Hindi mo madami nakapasa. Madami ang mataas sa section nyo. Tapos di nyo ako sasagutin. Ay, inang. Sige, Gerald. Siguro po yung pareho na lang po ulit. Pareho na lang. Sabay-sabay ka po lahat ulit or yung may first set po ulit. First set lang ulit yun dahil ano. Siguro po pwede po yung pareho na lang po ulit para po eh at least may time pa rin po makapag-practice kahit dun lang po sa blue. Sige. Okay. So, siya tatandaan ha. Tatandaan pag nag-request pala. Ay hindi. Mali pala. Kasi ang inyo, 10 to 1. Ang gagawin ko kasi hindi ko na pabababa sa, hindi ko na padadala ulit doon sa iLab kasi meron ako ng 7 to 10. So kung anong meron sa kanila, yun na din ang inyo. Kaso yung sa bagay, yung nakausap ko kanina, hindi ko pala alam kung anong section yun. Sige, i-ano ko na lang. I-make sure ko na lang na kahit anong section, di, nasa kanila na kung hihiramin yung blue or hindi. Di sa inyo, sa side nyo, tandaan nyo na kasama yung blue para makapag-practice din. Sige. Okay. O kung hindi sumagot si ano ba ito? Gerald. Kung hindi sumagot si STO ko, ay i-end ko na ang class. Sabihin naman ang open. Sumagot pa si Gerald. Malapit na, patapos na po tayo. Okay? Yan. So ito yung technique natin, yung dalawang technique. Si continuous timing method or cumulative mode at saka si snapback method. Okay?
So, continues the watch shows the total elapsed time from the start of the first element. Sa first element lang makikita yung elapsed time niya, yung pinakatunay niyang time. Ano? Kasi doon sa second element, makakontinuous na siya. Sa snapback method, the watch shows the time for each element and automatically resets to zero for the start of each element. So, yun yung difference ni snapback. Kung kay continuous, ini-stop lang natin kapag naka-isang cycle na. Kay snapback, bawat element ay ini-stop. Okay? Ibig sabihin, kung dito, start siya, dito mag-i-stop, dito, start, stop, ano, start, stop, reset, start, stop, hindi, anong sabi ko dito? Start, stop, reset, start. Tapos na-under ulit siya. Tapos habang na-under ay stop, reset, start, stop, reset, start, stop, reset, start. Ganun kabilisan. Habang nagsusulat yung kanan, so yung mata nakatingin sa operator, pag natapos niya tingin sa stopwatch, sulat, pero habang nagsusulat yung daliri sa kaliwa, na-andar. Ibig sabihin na-andar, napindot na yung stop, napindot na yung reset, napindot na yung start. Okay? Yun yung pra-practicing. Mabilis nga pumindot si daliri. Eh, pag may sulat na, kapag nasulat na yung kanan, mabilis pa si kaliwa. Wait lang ha. Ito tayo nga bang make-up process mo next week. Pero, sabi ito lang. Okay. Question. So, di ba, nung continuous, sa watch time natin nilagay, yung time. Kasi si watch time, yun yung nakita natin sa oras. Kaya siya watch time. Para makuha natin si observed time, which is yun yung actual oras, nilagay natin siya kay observed time. Ano? Ang tanong, plus points ulit. Kapag snapback, saan na po natin ilalagay ang time? Last point sa makakasagot. Pag snapback, okay, observe time. Tama si Ellen Flores, no? Ang bilis. Nai-chat na agad din. So, sa observe time, ilalagay si snapback. Okay, so next week, pag nag-snapback tayo, kay observe time ilalagay kay OT, wala na kayong ilalagay kay W, wala na din kayong ima-minus. Kung ano na yung oras na nandun, yun na yun. Ano? Yun na yun. So kapag hindi nahabol yung elements, aray ko, yun yung problema. Okay? Kapag hindi nahabol, kasi naiwan. So, time study requirement. Ano ba yung tinutukoy na requirement? Kailangan daw natin makaselect ng operator. So, dito naman sa selection ng operator, hindi siya, may reason naman, excuse me, hindi naman basta pipili lang ng operator. Malimit na pinipili natin dyan is may dahilan. Dahil ba may binago tayong process? May binago ba tayong materials? Nagkakaroon ba ng bottleneck sa kanya? Ano, may explain natin si bottleneck kung na-explain ko na ba siya. Recording significant information. So, i-record natin kung ano ba yung mga mahalagang information, kung anong process yun, anong workstation yun, name ng operator, so positioning the observer. So, kagaya na sinabi ko last time, dapat talaga hindi kayo kita. Ano, dapat okay yung inyong position na hindi alam na sila ino-observe. Yung responsibility nyo, kung may responsibility din man si supervisor,
si union naman, hindi naman lahat may union. Si operator's responsibility, so nakikita ko namang responsibility lang dito ni operator is magawa niya kung ano yung normal niyang ginagawa. Ano, si analyst, ang responsible niyo is malaman kung bakit mo ba siya tinime study, alam mo yung method na gagawin mo, alam mo yung process. Kung si supervisor, responsibility niya na kung anong makita ni analyst ay ma-consider or makita yung recommendation at ma-implement. Ano? So, preparation for timing. Kailangan natin ma-identify kung ano nga ang task yun to be studied before time study. Wait lang ha. Akala ko ay dito lang ang depends. Okay, so kailangan malaman natin anong kung trabaho or task, ano bang task yung ginagawa dun sa process. Lagi naman, okay, lagi naman na dapat yun ang mauna. So sa pag-a-analyze ng task, kailangan natin malaman yung method, ano ba yung layout ng workplace, equipment na ginamit, environmental conditions, machine speeds and feeds, inspection equipment. Dito naman sa communication with foreman workers, so siguro kailangan lang din malaman nila kung bakit yun nag-observe. Ano? So, documents for process, task instructions, establish relationship. So, kapag meron kayong kailangan document na makita muna bago nyo siya i-conduct yung time study. Elemental analysis. So, yung break task into elements. Yan, yung nagawa natin yan. Yung task ay na ano natin sa into elements. Chinichi kasi mo. So, ito yung ating dalawang method, continuous and snapback. So, continuous, advantage niya, clock never stops, no time omitted. So, walang nakaligtaan. Yun yung maganda doon, di ba? Wala kayong makakaligtaan na elements kasi dire-diretso siya. I-compute nyo na lang siya. Ano, hindi kagaya nung snapback, na kapag hindi mo naorasan yung element na yun, hindi mo na mababalikan. Mababalikan mo na lang siya sa pangalawang cycle. So, mababaliwala na yung unang cycle mo kasi kulang. Okay? So, disadvantage naman ni continuous, observer, so observer does not know at the job how individual elements vary. So, dahil hindi pa nga natin siya kinakocompute, hindi natin alam kung may pagbabago ba doon sa bawat elements. Ano, malalaman lang natin siya kung na-compute na natin, na minus na natin. Ang advantage naman is snapback. Observer can note individual variability within an element and eliminate subtraction. So, nabawas natin yung pagsasubtract. Tapos nakikita na or pwede daw siya mag-note sa bawat element na variances. Ano? So, disadvantage niya, difficult to coordinate eye, watch, and task. So, especially when operations are short. So, pag maiksian at mabilisan yung process, napakahirap ng coordination ng mata, ng mata, yung stopwatch, yung pagtingin, at saka nung mismong task. Ano? Sa ito, pinapakita lang din yung advantages and disadvantages nung continuous at saka ng snapback. So, ito yung reason or sa pagsiselect ng trabaho sa time study.
So the job in question is a new one not previously carried out. Okay? So dahil bago yung trabaho, kailangan mo talaga siya as time study. A change in material or method of working has been made and a new time standard is required. Dahil mayroong pagbabago sa materyales, sa method, sa process, kailangan mo ulit ang bagong time study, standard time. Meron doon nag-complain sa with regards sa standard ng operation na yon. Then, bottleneck. Meron doon bottleneck. So, when we say bottleneck, halimbawa, operator 3, nagba-bottleneck ka or ikaw ang bottleneck. Ibig sabihin, si operator 3, sa kanya nagtatagal, sa kanya na pupuno yung mga process, yung mga parts, mabagal. Ano, may kabagalan, may problema. So kaya isa sa pinipili na pagta-time studyhan is yung nagkakaroon ng bottleneck. Ano? So standard times are required prior to the introduction of an incentive scheme. So kapag incentive na naman, ano? So kapag daw minsan nire-require nila yung standard para sa pagkakaroon ng incentives. Siguro para for improvement, ano? Kasi hindi ko nga maitugma kung bakit. Baka hindi ko kasi na-experience nga yung nagkakaroon ng incentives dahil nagkaroon ng standard time. Ano pa? To investigate the utilization of piece of plant, the output of which is low or which appears to be idle, as a preliminary to make a method study or to compare the efficiency of two proposed methods when the cost of particular job appears to be excessive. So ito yung types ng ating elements. Manual, machine, cyclic, non-cyclic, fixed time, variable time, avoidable, and unavoidable. So siya ay unproductive elements. Ano? Sometimes hard to identify. So meron tayong repetitive elements. So ito yung paulit-ulit na element na nangyayari. No, paulit-ulit na trabaho. Yung occasional element naman, siya yung minsan lang mangyari. Pwedeng irregular intervals, pwedeng regular. So example natin dyan, yung pag-set ng machine. Ano, setting of machine. Okay? Constant element. So, ito yung, ano siya, hindi na nababago. Kasama na talaga siya. Pag-switch on and off nung machine. Ano? So, basic time remains constant whenever it is performed. Yun na talaga din yung time niya. Okay? Excuse me. Kasi yun lang naman talaga ang tawag doon, ang oras nung element na yon. Variable element. So ito, from the word variable, nagbabago, nakadepende sa characteristic niya or nung process or nung equipment. Halimbawa, dimension, weight, quality. So example natin dyan, push trolley of parts to next shop. So nakadepende halimbawa kung yung push trolley ay may mabigat na laman or magaan, doon nakadepende kung mas tatagal or mas mabilis na mapupush yung trolley. Ano? So kaya siya naging variable element. Manual elements kapag na-perform ng tao. Machine element kapag ang nag-perform ay machine. Governing element kapag siya ay yung simultaneous na ginagawa. So, halimbawa, boil kettle of water while setting out teapot and cups. So, dito, sa governing element, kaya minsan, nag-request yung ating mga panel sa FS na magkaroon ng man-machine chart para makita na ano ba yung ginagawa ng operator kapag nag-run yung machine. Ano? So, ano ba yung ginagawa ng another operator pag nag-o-operate naman yung isa. So, yan, dyan papatak din si governing element kasi simultaneous na may ginagawa. Yung foreign element naman natin, siya yung hindi na dapat kasama or necessary part ng trabaho. Pero nakakasama siya dahil
nangyari yun or dahil ginawa talaga niya, ano. So, halimbawa, degreasing a part that has still to be machined further. So, dinigris niya samantalang dapat kasama na siya halimbawa sa maintenance. Ano, yan. So, kaya siya foreign element. Determining number of cycles. Okay. Malapit na. Kakaunti na ang ating lecture. Nandun na tayo sa dulo. Sa calculating ng number of cycles. Hinga. Hinga muna. Hinga lang ako ha. Hinga lang. Wait lang guys ha. Okay. So dito makikita natin yung process flow. So pinapakita lang diyan na so for example, ang ating yung ating lab 3. Ano? Ako yung nagbigay nung number of cycles. Ano? So yung number of cycles natin, ito yung big in. Ito yung binigay ko na yun yung dapat na bilang ng cycles natin. Kasi yun lang yung para maka-experience lahat. Ano? Yung small n, siya yung required na number of cycles. So kapag yung ating actual na ginawa ay greater than or equal kay required, doon na matatapos yung time study. Pero kapag hindi siya greater than or equal, uulit kayo at dadagdagan yung time study. Ano yung cycle? Hanggang sa maabot na natin yung required number of cycle. Okay? So, pero sabi dito, normally 5 to 10 observation. Pero, yun ay kapag hindi natin ni-require or hinanap yung accurate number ng observation. Kalimitan is 5 or 10. So, dito makikita natin sa table, yan, yung recommended number of cycles per minute ng cycle. So yung isa kapag ang isang cycle ay umabot ng 2 to 5 minutes, ang required niya is 15. So sa pagtagal ng oras ng isang cycle ng isang observation sa pag-unti ng recommended number ng cycles. Ano? So sa pagliit, sa pagdami ng recommended. So mas kasi sa pagbilis ng time mas madami kasi dapat sample para mas accurate. Ano? So, ito yung table or
pwede natin basehan kapag hindi na natin siya kailangan halimbawang computein. At ang pwede kasi paano ba malalaman yung cycle time in minutes kapag hindi na natin siya kukomputein kagaya ng gagawin natin mamaya. Or kagaya ng halimbawa, hindi doon sa kagaya na sa problem na meron pa tayong mga confidence level. Ano? So, pwedeng yung continuous natin, orasan nyo yung start hanggang doon sa end ng buong cycle, kung ano yung minutes na lumabas doon, kung matak dito sa range na yun, edi yun yung ating number observations. Ano? So, yan. Pero, pag meron tayong ganitong problem, para mas accurate, para mas accurate, pwede natin ma-determine yung sample size. Ano? So, pag gusto natin, guys, sabi to, how accurate we want to be. Pag gusto natin mas accurate, ano, kung ilan yung observation na dapat natin gawin. So, meron tayong formula. Wait lang. Magpe-pen lang ako. Ayaw mag- So, yung required sample size natin represented as small n, meron tayong formula dyan na z as represent, z for number of standard deviation, ano, s for, mali, z value, okay, si z value, yun yung value ng ating standard deviation based doon sa ating z table, ano, kung ang confidence level na sinabi is 90, titingnan natin yung kaakibat niyang Z value sa Z table. Pero, pag wala dito sa module na ito, yung binigay kong problem na desired confidence level, magbibigay ako ng table. Ano? Pero kapag wala, ang alam ko na discuss na naman to sa stat. Ano, kayo naman ate may stat 1 na. So, kalimitan naman ay naandito yung ating confidence level. So, sasauluhin nyo na lang kung siya ay anong Z value. Ano, sa malimit ay itong dalawa ang ginagamit. So, kung ano yung ating value ng Z based sa confidence level, S for the standard deviation all over A times X bar. A is the accuracy level desired in percent of the job element expressed as a decimal. Yung accuracy level na tinutukoy dito, also known as marginal error. Ito lang, ito yung limit. Ito yung magli-limit na ito lang yung percentage ng error na dapat nating makuha. Ano? And then, yung X bar natin is, ito ay may bar dapat, mean of the initial sample. Ano? So, ano ba tong X bar na ito? So, kung sa ating time study, yung OT natin, yung observed time natin, di ba meron tayong observed time per element yan. Meron tayo sa baba doon, di ba? Kinompute nyo doon yung total OT. Ano? Yan. So, para makuha nyo yung mean yan, sasum up nyo lang yung OT, di-divide nyo kung ilan yung cycle na yan, makukuha nyo na yung mean. Makukuha nyo ng average mean ng initial sample. Ano? Yun na yung average ng OT. Siya na yung X bar. Okay? And then, yan. So, Z times S over A times X bar raised to 2. Ano? So, yan yung ating formula for required sample size. Merong iba na hindi A X bar ang ginagamit, automatic na E. Ano? E, yung marginal error. At saka T or small t, which is yung same pa din. Yan din yung X bar. Average job cycle time from the sample time study. So yan din yun. Ano? Siya din yung X bar. Represented lang yung variable niya as small t or big T. Okay? So, same pa din. Naging iba lang yung denominator na variable, pero same siya. And then, sabi dito, if desired accuracy H is expressed as an absolute amount,
So, hindi ko alam kung ari by H o N talaga to, nag-typo lang. Substitute E for AX. Ano? So, where E is the absolute amount of acceptable error. So, yung kanina natin itong AX bar. So, pwede daw natin siyang i-substitute as ilang. Paano makukuha si marginal error? 1 over square root ng N. Ano? So, when the standard deviation is not provided, it must be computed. So, kapag hindi pinoprovide, wala sa given si standard deviation, kailangan natin siyang computein, which is ang computation niya, square root ng summation ng x sub I over x bar raised to 2 over n minus 1. Yung x bar, yan yung each sample observation, yan na yung mga nasa OT ninyo, summation yan na imaminus yung x bar mean raised to 2 all over number in sample, so n minus 1. Ano? Yan ay kapag hindi lang available si standard deviation. Pag naman tinanong halimbawa si observed time, so summation lang ng x sub I over n. Kung hahanapin itong si observed time. Si x sub I, so time for the ith observation. So si OT is yung observer average time. So yung xi dyan, yan yung per OT. Ano? Per OT nung OT per cycle niya. Okay? So, punta tayo ngayon sa example. So, example natin dyan, a time study analyst wish to estimate the time required to perform a certain job. So, a preliminary work showed a mean of 6 minutes. So, meron tayong x bar na 6 minutes. So, kulang na naman ng unit. And the standard deviation of 2 minutes. So, meron tayong 2 minutes na standard deviation. So, pilitin na laging may unit kasi dyan tayo nagkakamali. Ano? So, the desired confidence is 95%. Okay? So, yan yung ating confidence level, 95%. So, kung 95% ang ating confidence level, titingnan natin ngayon yung kanyang Z value, which is 1.96. So, yun yung ating magiging Z. Kaya ang Z natin dito is 1.96. So, what is the sample size needed if the desired error? So, ang error daw natin is 10%. Ano? Yung A or yung E natin is 10%. And yung pangalawang hinahanap, kapag daw yung desired error natin is 1/2 minute of the sample mean. Okay? So, kapag ganyan, ang una, yung letter A muna. So, yung Z natin is 1.96. Meron tayong 2 minutes na para sa standard deviation. All over, meron tayong A na 0.10. times x bar, which is 6 minutes. Ano? So, cancel natin yan. Raise to 2. So, we have 42.68. So, dahil siya ay nakadesimal at hindi naman natin pwedeng hatiin yung 0.68 sa kalahating observation, hindi pwede na kalahati lang ang ating observe. Ano? Dapat buo siya. So, lagi tayo naka-round up. Magiging 43 ang ating number of observations. Okay? So, hindi na pwedeng itanong sa akin kung siya ay 2 decimal dahil siya ay number of observations. Ano? Next, paano naman daw kapag ang desired error ay 1/2 minute of the sample mean? So, paano napalabas itong marginal error natin na 0.5? So, kung babalikan natin yung error, marginal error natin ay 1 square root ng, tama ba? Asan na? 1 over square root ng n. 1 over square root ng n. So half daw nung mean. Ang mean natin is yung 6. So yung 1/2 ng 6
ay 3. Ano? 3. So, ang square root ng 3 nasa 0.7 o 1.7. Okay. Then, yo, thanks. Eh, bakit dito mo pa dinalag ko talaga? Saan ba? Second floor. Sige, doon ka pupunta. Natatanda ako sa dyan. Hindi ako pupunta din. Ah, hindi ka pumunta sa din. Oo, oh, kaya nga. Ito talaga. Nasa this office ka nga. Oh, eh, di ganito ka. Sabi mo, di ka na babalik dito. Oo nga po. Saan na dapat yun na? Wala, sa akin. Okay, no. Kaya di na lang. Hindi ka talaga. Hindi sana second floor na di ka na umakyat. Ah, kaya mo. Wala, tinatanong nga ng RM kung ano na sa million kayo. Napapakinggan naman yung sinasabi ko. Tsaka hindi naman nag... Ano si ma'am? Go. Okay. Anong ako? Lalayas na ako. Eh, sasama ko sa sunit office. Kung wala ka, 5 ka, ha? Nag-iipit talaga ako, kaya ako makiyan. Patayin mo na yan. Hiyan mo na yung mag-pre-pre. Wala na mag-pre-pre. Kasaya pala doon, sa office. Nakatak ako. Hello, ngayon lang yan. Baka walang boss, kaya gayon. Ay, nasa meeting ko lang. Pero naman, okay, so yan. So kalalabasan niya sa so 1 over square root ng 3.5. Ano? Go. So pag substitute natin, so Z ay 1.96 pa din. Tapos standard deviation natin is 2 minutes over E. So ilang siya kasi, so, diba sabi natin kanina, yung E, sasubstitutean natin yung AX bar into E. Kaya siya 0.5 lang raised to 2. So we have 61.47 or 62 number of sample size or yung number of observation or cycle. Ano? So 62. Okay? So another example. So a coffee cup packaging operation has 4 work elements. A preliminary study provided the following results. So ito yung element 1, element 2, element 3, and element 4. So meron na siyang kaakibat or given na standard deviation bawat elements. Okay? And then meron na din siyang time, average time, or yung small t natin per element. Ano, wala na kayong i-compute at meron na siyang average time. Kung mapapansin nyo, meron na din siyang sample size. Okay? Meron na din siyang sample size. So, yung sample size ng element 1, 5, 2 ay 10, 10, 10. So, work element 1 was observed only 5 times because it occurs once every 2 work cycles. The study covered the packaging of 10 cartons. Determine the appropriate, yan ang tinatanong. Sample size pa din ang ating tinatanong. Sample size or sample number of observation or cycle. Ano? Ano daw yung tamang appropriate? Tamang appropriate. Ano daw yung appropriate sample size if the estimate for the select time for any work element is to be within 4% of the true mean. So, ibig sabihin, ito yung magiging marginal error natin. 4% lang. And then, 95% of the time. So, ngayon, kung mapapansin nyo, hindi siya 100% pag pinalas. Ano? Dito ba 100%? Hindi rin. Kasi ang marginal error niya is 10% and then ito is 95. So, pwede kasi yan na lumampas ng 100, pwede din siyang kulang. Kaya nito. Ano? So, sadya na hindi siya lagi equal kay 100. Hindi pag pinag-plus ay hindi equal si marginal error. Pag pinag-plus si marginal error at saka si significant ba tawag doon? Tawag din, no? Desired confidence level. Ano? Yung confidence level natin or significant level ay mag-i-equal sa 100%. Ano? Hindi lagi. So, sadyang tama na hindi siya mag-i-equal. Ano? So, nakadepende sa kung ano yung i-desired na marginal error at saka yung confidence level.
So ano daw yung tamang sample size? Kasi meron na silang current na sample size, okay? So we have, since 95% lahat, so lahat ng ating Z value is 1.96, ano? Kasi dahil 95 yung ginamit na confidence level. So lahat ng elements ang gagawin natin ay 1.96, yan. And then, ito yung Z, ito yung standard deviation, which is given. Kakopy lang natin yung standard deviation. Okay? Over E, marginal error. So, ang marginal error natin is 4%. Okay? So, 4% lahat. Times yung ating T. Yung T natin, given din, 0.5, 11, 71, 1.10. Raised to 2, may kakalabasan tayo ngayong 9 sa element 1, 58 element 2, 3 sa element 3, 2 sa element 4. So, nakuha na natin yung sample size ng bawat element. So, mangyayari, therefore, meron tayong magiging conclusion na balikan natin yung kanilang sample size, 5, 10, 10, 10. 5, 10, 10, 10. Yan. So, therefore, sasabihin nyo dyan, in work element 1, the actual sample size is 5, but the desired number of sample size is 9. Ibig sabihin, therefore, sino ba sila? The coffee cup packaging or the coffee cup packaging must add additional 4 cycle or 4 sample size para ma-achieve yung kanilang required na 9. Ano? Kasi kulang pa sila ng 4. And then, so kaduktong nung therefore natin, in work element 2, yung actual nila is 10, pero yung desired is 58, so kulang pa sila ng 48 sample size or number of cycles. Sa work element 3, ang actual nila is 10, but the desired number sample size is 3, so okay na sila. Wala na silang idadagdag. So, same with work element 4, na 10 yung sample, pero 2 lang yung required, wala na din silang idadagdag. Ano? Yan. So, yan yung, excuse me. Okay. Kasi wala siya. Wala. Ayaw mo dyan na nga dyan. Sabay hanggang saan? Ay, pagbaba! Sige. Oo, thanks, Dini. So, yan. So, maglalab ka bukas mo. Hindi ha. Thursday? Adwit ngayon. Okay, so yan. Yan yung ating final answer sa... Pintong doorknob. Okay, sige. So yun. Yun yung ating topic for today. Any question? Meron ba sa ating topic for module 4? Yes, Barte. Lecture ay 5.5 lang. Yung gang nung dinaretso nyo ga yung ano, yung 1 over square root ng 3 ay tawag doon, wait lang ha, balikan ko nga. Nung dinaretso nyo, wait, nasa na kayo? Kasi ari kinumpit ko lang ng calc yung, kaya ako nakuha yung 0.5. Wait.
ay ng cellphone, cellphone ko siya kinumpit, hindi kalit yung tiga ang square root ng 3, 1.7. Pero kahit ga-direct, 1.73 ata, kahit ga-direktan nyo yung 1 over square root ng 3 ay 0.57 pa din ang nalabas. Tanong ko nga din yun, eh, bakit 0.5 lang kung hindi siya i-round off. Siguro, pag 0.6 yung ginamit natin, ang kalalabasan ga ay ano, hindi na 61.47. I-compute nyo ngayon, 196 times 2 over 0.6 raised to 2. Tingnan nga natin kung malaki ang variance o 62 pa din siya. Natunay, hindi ko na tumatanong sa gumawa ng lecture kasi feeling ko wala na naman din akong mapapalang sagot. Compute nyo nga kung siya 62 pa din. Feeling ko 62 pa din to. Mapa 0.5 o 0.6. So, 1.96 times 2 all over 0.6 divided by 0.6 raised to 2. Ano kinalabasan? Hoy, Barte, computein mo na din yun. Are. Gawin mo siyang 0.6. Toto, gawin mong 0.6. Tignan mo nga kung 62 pa din. Kung 62 observation o iba na. Apport ito. Malaki pala ang difference, no? Tanong ko nga din yan, eh. Kung bakit 0.5 lang at hindi na isinama yung other decimal. Balikan ko kayo dito, ha? Babalikan ko kayo din sa 0.5 na ari. Para sure na ang ating bakit 0.5 lang yung kinonsider. May utang ako sa inyo din sa marginal error ng example natin din sa lecture, ha? Sana nga'y maalala ko, ari. Sa Friday may lecture ulit tayo. Balikan ko kayo dyan. Okay? Sige. Yun lang yung tanong doon. Yung marginal error na bakit 0.5. Pag ang sagot sa akin nung ano, sadyang yung 0.5 mo mga ipoconsider. Ay, di yun sasabihin ko sa inyo. Sige. So kung wala nang question, i-upload ko na lang siya sa Google Classroom. So see you sa Friday. Friday ano? Module 5 naman tayo. Okay? So thank you for attending and listening to 205.